Ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Mula sa Biblia, sa aklat ng Genesis, Kapitulo 25 at 27. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dinidig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa ay nagtutulakan ng dalawa. Kaya't nasabi ng ina, "Kung ngayon pa ay ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay?" Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Pamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Lumaki ang mga bata. Naging mahusay na mga ngaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. Palibhasa'y kinawiwilihan niyang kainin ang mga nauhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau wala sa pangangaso. "Gutom na ako. Bigyan mo naman ako ng mapulang niluluto mo." "Bigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay." "Payag na ako. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom." "Kung gayon, sumumpa ka muna." Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Isang araw, pinatawag ni Isaac si Esau. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita ng mga panahong iyon. "Anak, matanda na ako at malapit na mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto mo. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang pilin ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Kaya't ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong-gusto niya at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay."
balbon po si Isaw, samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama, nalililin lang ko siya. Kapag ako'y kanyang nahipo, susumpay niya ako sa halip na basbasan. Hayaan mong sa akin tumalabang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak. Ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing. Pinihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Isaw na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, pinalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sino ka ba? Ako po si Isaw. Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto niyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. Napakadali mo naman yatang nakahuli. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos. Ikaw ba talaga si Isaw? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga. Nang lumapit si Jacob upang hagka ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Matapos igawan ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Isaw na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dalakong pagkain. Sino ka ba? Si Isaw po, ang inyong panganay. Kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lamang kumain nang ikay dumating. Pinasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon man pakailanman. Humagulgol ng iyak si Isaw nang marinig ito at nagmamakaawa. Basbasan niyo din po ako, ama! Nilin lang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Dalawang beses niya akong dinaya, kaya pala ako kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay, at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Talaga bang iisa na lang ang inyong basbas, ama? Basbasan niyo na rin po ako. Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan, pati hamog mula sa langit. Ika'y pagkakaitan, tabak mo ang inyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran. Upang kalaya'y iyong makamit, kailangan ikaw ay maghimagsik. Namuhi si Isaw kay Jacob, sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Pagkamatay ng aking ama, at ito hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi nga kay Rebecca tungkol sa balak ni Isaw, kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka agad. Pumunta ka sa haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Hanggang hindi pa humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Nasakit man ito sa loob ko, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin.